Hello guys! Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi kayo mahuli sa mga susunod kong uploads. Ngayong araw na ito, ang daming updates ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Tungkol po ito sa mga players na nakatanggap ng another deal sa isang team at mga trade updates, pati yung mga plano ng ilang team sa pagkuha ng kanilang prospects. Disclaimer lang po, ang lahat ng maimpormasyong ito ay nakabase lamang sa Spin, Tiebreaker Times at iba't ibang mga reliable sources. At syempre, kay Sir Snow Badwa. Game? Unang update natin ay tungkol sa isang rumor na nagkatotoo. Sa mga nagsasabing fake news dyan, binalita kahapon ng Tiebreaker Times na si Jeric Balanza ay pinakawalan na ng Ginebra kasama ang 24th pick kapalit ang 13th overall pick ng Northport. Ayon din sa sources ng Tiebreaker, si Balanza ay kasama sa C-Stan to Greg trade. Pero para makakuha ng potential pick sa draft, kaya naisipan ng Jeans na ipaghiwalay ang trade ni Greg at trade ni Balanza. Ayon din sa iba pa naming sources, pumayag ang NP dahil kay Bonnie Tan at Jeff Napa na dating Letran coaches, kaya reunion is real. Pero at least bago siya binigay, nakapag-champion muna ng isang beses kahit rookie pa lang. At syempre si Coach Pido naman abot tenga ang ngiti dahil sa collection ng mga players na nasa kanya. Ang tawag na ngayon sa NP ay Barangay Northport Batang Jean. Ayos ba? Pangalawang update natin tungkol po ito sa plano ng Ginebra na kunin si Jeric Ahanmisi at Joshua Turalba para mas makakuha pa ng higher pick sa second round. Habang yung TNT naman, nais din kunin si Joshua Turalba. Ano na kayang diskarteng gagawin nila para makuha si Joshua? At bukod kay Turalba, gusto din ng TNT na kunin ang 5th pick ng Rain or Shine. Kunin nyo na lahat. Pinag-iisipan na ngayon ng bawat teams kung sino talaga ang nararapat para sa kanilang lineup. Pangatlong updates, dahil gusto nga ng TNT yung 5th pick ng Ross, pinag-iisipan na nila ngayon kung sino ang ipapalit. Bagamat wala pang sinabi ang source, hula ng ating mga netizens, baka si Troy Rosario na yan. Big man kasing kailangan ng Ross ngayon. Sino dapat ang ibigay ng TNT? Papayag naman kaya ang Ross dito? Pang-apat na update po tayo, may isang player ang magbabalik sa TNT. Siya si Brian Heruela. Ayon sa Spin, sinadya talaga ng Phoenix na hindi rin yung kontrata niya. Dahil siya UFA, binigyan siya ng 1-year deal. Ang bagay na ito ay kinumpirma ng TNT manager na si Gabby Cui. Magaling din talaga si Heruela at napaka-defender pa. Dumadamoves din si Heruela na gaya ni Romeo. Si Heruela na sana ay nasa Aces, pero inagaw siya ng TNT at naunahan pa. Gagawin din siyang backup ni Jason Castro. Sa katunayan po, si Dekel naman talaga ang may pakana ng trade niya noon. At ngayon na wala na si Dekel, welcome na ulit siya dito. Panglimang update, speaking of renewal, congratulations nga pala kay Scotty Thompson. Dahil makikita dito sa larawan kasama si Chua, binigyan siya ng max deal na kontrata. Matatandaan na napakalaki ng naitulong niya last season, lalo na yung mga clutch shots niya. Siya ay free agent na sana next year, pero salamat sa management. Ang kontratang ito ay hanggang 2024 pa. So mahaba-haba pang lalakbayan ng makulay niyang career. Habang papalapit ang restart, nagkukumahog na rin ang mga teams ng pagkuha sa mga potential picks, lalo na doon sa mga nababawasan. Sana ang lahat ng mga young gunners na ito sa draft ay mabigyan ng sapat na oras para hindi mabangko. Sana yung kakayahan nila ay maging sapat din para sa pangangailangan ng kani-kanilang motherball clubs. Pang-anim na update, hindi lang po si Scotty ang nabigyan ng renewal. Kakapasok lang po ng balita, si Aljun Mariano ay nabiyayaan din. Sa larawang ito, kasaba din niya si Boss Al at lubos siyang nagpapasalamat. Tsaka malaki din ang naitulong niya, lalo na nung maraming injured sa kanila. Siya ay nagkaka-average ng 9.6 points, 7 rebounds at 2.8 assists. Hindi naman masama. Isa siya sa mga gumagawa ng pangalan sa Ginebra noon. Pampitong update tungkol po ito sa career ni Arwin Santos. Hinahabol kasi niya ngayon ang 10K club. Base sa PBA statistics, si Arwin ay nakapagtala ng 9,334 points so far. At siya ay nasa ikarang 20 sa may mga 9,000 points. Kahit may edad na si Santos, pero yung galawan niya, hindi pa naman masyadong nagsuslow down. Sabi nga niya, parang pang 25 years old pa daw ang pakiramdam niya. Sana bago magretiro si Arwin, maabot niya ang milestone na ito. Hanggang ngayon, inaasahan pa rin naman siya ng SMB. Panghuli at pangwalong update, ito ay tungkol kay Jason Perkins. Sabi niya ang Phoenix ay isa sa mga teams na dapat abangan.
Grabe daw yung hard work nila ngayon dahil sa napurnadang finals appearance. Kahit wala ng The Beast, nandiyan naman si Banchero at The Muscle Man. Siya ay nagkaka-average ng 19.9 points at 9.4 rebounds per game. Halos naka-double-doubles pa nga siya. Grabe talagang improvement niya ngayon. Sa darating na All-Filipino, asahan natin na mag-iinit na talaga ang Phoenix, lalo na na nakasubok sila ng napakagandang experience sa bubble. Exciting ang ating PBA games na darating. Good luck sa lahat ng PBA teams. So para po sa mga PBA latest updates, tutok lang dito sa aking channel. This is Sports Desk Media. Stay tuned para po sa inyong shoutout. Ngayon po itatawagin ko ng mga nagpa-shoutout. Shoutout naman ako kay Michael Awaaw, Jericho Makiniana, Eziel Kimbo, Dennis Lansang, Libra Boy Barrios, Lionel Liera, Jonas Mangkaw, Lito Concepcion, Eduardo Santillana, Ruel Ulatan, Scout Ranger, Virgilio Castillo, Vincent Nathaniel, J. Ray Coblog, Judy Villarosa, Michael D. Bonifacio Lumahan, Alex Marcelo, Eralderi Channel at kay Banana Official. Sa lahat po ng aking viewers at subscribers, kung nagustuhan niyo ang video ito, hit like at pakishare na din sa mga kaberks. Kung gusto mo pang manood ng iba kong videos, just click here and do the same. Maraming salamat po sa panunod and God bless po sa inyong lahat.